May mga tao na mas pipiliin na matalo na lang sa mga argumento kaysa magkaroon ng samaan ng loob sa ibang tao. Pero may mga tao namang hindi magpapatalo, hindi nila maiwasang maging competitive pagdating sa mga argumento. Ang katigasan ng ulo ng ibang individual ang nagiging madalas na dahilan kung bakit nasisira ang mga relasyon. Pero may mga ibang tao din na umiintindi at nag-iisip ng mabuti bago ideklara kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ito ang mga introvert. Narito ang mga paraan ng mga introvert para manalo sa kahit anong mga argumento. Number 1, sa pamamagitan ng tahimik na pagsusuri. Sa mga sitwasyon kung saan ang tapat na opinyon ng isang tao ang pinakamahalaga, palaging pinakamahusay na suriin ang iba't ibang anggulo ng isang issue. Salungat sa ginagawa ng mga extrovert, susubukan ng mga introvert na lutasin ang issue ng mag-isa bago lumabas at sabihin ang kanilang mga opinyon. Nag-iipon sila ng mas maraming mahalagang impormasyon hanggat maaari bago sumabak sa iba't ibang mga issue. Gusto nilang makasigurado na hindi sila kapos sa sasabihin para maging convincing, hindi lang sa kalaban kundi pati na rin sa ibang nakikinig. Kaya madalas na ilalarawan ng mga introvert na masyadong maingat. Lagi nilang susubukan na intindihin ang bawat sitwasyon at tutugunan ito sa pinakamahusay na paraan na naiisip nila. Minsan maaari pa nga silang mag-practice ng mga senaryo sa kanilang isipan para lamang makakuha ng sagot o isang solusyon. Number 2, hindi sila nakikipagtalo o nakikipagdebate. Kapag ang mga introvert ay nalagay sa isang mahirap na sitwasyon, iiwasan nilang magkaroon ng mainit na palitan ng mga salita. Ang gusto nila ay isang mapayapang talakayan na maayos na naglalatag ng mga advantages at disadvantages sa usapan. Sa paraang ito, nararamdaman nila na pinakamainam nilang masasabi ang kanilang mga nais na sabihin kung ang pag-iisip na magkabilang panig ay kalmado at mapayapa. Kung sakaling hindi sila magkasundo sa isang bagay o kung ano ang sinasabi ng karamihan, mas gugustuhin na lang nilang isulat ang kanilang mga iniisip o subukang tugunan nito sa ibang paraan. Ito ay maaaring mga hulugan na ilalabas nila ang kanilang mga frustrations sa pamamagitan ng ilang physical na aktibidad, sa pamamagitan ng sining, o kung minsan ay isusulat nila ito sa kanilang diary o sa kanilang mga Twitter account, anumang bagay na maaaring makatulong sa kanilang iproseso ang kanilang nararamdaman. Basta iiwas sila sa pakikipag-usap o pakikipagtalo sa ibang mga tao. Number 3, sensitibo sila sa damdamin ng ibang tao. Insensitive, yan ang sigaw ng mga individual na pakiramdam nila ay hindi sila pinapakinggan, hindi binibigyang importansya at binabaliwala. Ang pagiging sensitibo ay isang napakahalagang factor, hindi lamang sa mga relasyon, kundi sa mga pangkalahatang sitwasyon din. Ang mundo ay nangangailangan ng higit na sensitivity sa isang mundong puno ng woke culture, cancel culture at marami pang iba. Hindi ba tama naman na kung ang mga tao ay mas sensitibo sa mga pangangailangan at sentimiento ng iba ay maaaring mas mabuti? Upang manalo sa mga argumento, ginagamit ng mga introvert ang katangiang ito ng kakayahang malaman ang panloob na damdamin ng taong nasa harap nila bago nila simulan ang mga issue. Gusto nilang malaman kung paano at ano ang nararamdaman ng tao upang mapili ang mga angkop na salita na sasabihin at makakapagbigay ng pinakamahusay na depensa. Number 4, nakikinig sila ng mabuti sa mga argumento. Ang pakikinig ay ang simula ng pag-unawa. Ito ay lubos na naaangkop sa anumang pangyayari na nararanasan ng isang tao. Kapag sinubukan mong buksan ang iyong sarili sa isang introvert, palagi nilang susubukan na ibigay sa iyo ang kanilang buong atensyon. Maaaring hindi nila gustong maging sentro ng atensyon, ngunit alam nila kung kailan dapat ibigay sa iba ang kanilang buong atensyon. Sisiguraduhin nilang madarama mo na pinapakinggan, inaalagaan at pinahahalagahan ka. Palaging mahalaga na makinig, hindi lamang sa pamamagitan ng tenga, kundi pati ang puso. Ito ay upang ganap na makuha ang buong essence ng sitwasyon. Para sa mga introvert, ito ay isa sa kanilang pinakamahusay na panlaban. Nakikinig muna sila bago magsabi ng isang bagay dahil sa ganitong paraan, mas maiintindihan nila kung ano ang gustong iparating ng kanilang kausap. Number 5, tapat silang nagpapahayag ng mga saloobin ng walang insulto. Ang katotohanan ay ang nagpapalaya sa atin. Para sa mga introvert, ang pinakamahusay na paraan upang manalo sa isang argumento ay ang pagiging totoo sa lahat ng iyong sinasabi. Hindi dapat gumagawa ng issue dahil sa paggawa nito ay nawawala ang integridad. Ang respeto ay nasisira at ang pagkakaibigan ay namamatay. Walang mas mahalaga kaysa sa pagiging tapat sa iyong mga opinyon. Merong kalayaan sa katapatan.
Kaya naman mas gugustuhin ng mga introvert na ipahayag ang kanilang mga opinion sa lahat ng katotohanan. Dahil para sa kanila, wala nang ibang mas mahusay na paraan upang maabot ang isang kasunduan. Ang pagsasagawa ng katapatan sa halip na kasinungalingan ay ang mahalaga. Number 6, meron silang control sa sitwasyon. Kapag ang isang tao ay alam na kung ano ang kanyang ginagawa at gagawin, ginawa niya ng maayos ang kanyang assignment, panigurado, kontrolado niya ang sitwasyon. Kailangan ng isang tao na maging bihasa sa mga bagay na nasa kamay niya bago siya lubusang maging marunong tungkol sa mga ito. Ito ang ginagawa ng mga introvert kapag malapit nang harapin ang ilang mga issue. Pinag-aaralan at ginagawa nilang mga eksperto ang kanilang sarili sa paksa dahil gusto nilang magkaroon ng ganap na kontrol sa bawat sitwasyon. Maingat sila, nakikita mong palagi nilang sinusubukang i-assess ang lahat at harapin nito ng naaayon. Number 7, inaalam nila ang intensyon ng ibang tao. Sa isang labanan, sa isang laro o anumang laban, ito ay isang kapansin-pansing dahilan upang malaman ang mga layunin at plano ng kalaban upang mag-strategize. Sa katulad na paraan, ito ang ginagawa ng mga introvert bago pumasok sa mga argumento. Hindi sila pupunta sa anumang labanan ng hindi handa. Palagi silang mainhanda ng mga plano para sa contingency. Para sa kanila, walang labis na paghahanda. Mas gugustuhin nilang maghanda ng sobra kaysa gawin ang isang bagay ng kulang. Para sa kanila, ang pag-alam sa motibo ng kalaban ay malaking tulong sa pagwawagi ng argumento. Ang bawat kalabang koponan ay palaging nais magtagumpay. Ngunit kung minsan, kung hindi sa karamihan ng oras, ang pinakamahalaga ay kung paano nilalaro ang laro. Para sa mga introvert, ang pag-e-strategize ay ang susi. Number 8, hindi nila layunin na kumbinsihin ng isang tao. Ang pagiging mapanghikayat ay hindi ugali ng isang introvert. Gayunpaman, maaari silang maging matyaga kapag sinubukan nila. Hindi sila madaling masiraan ng loob at hindi rin sila madaling sumuko. Kahit na ayaw nila sa alitan, debate, sa argumento o kung ano paman. Meron silang sariling paraan upang kumbinsihin ng mga tao. Ang pinakamahusay na depensa sa anumang argumento ay ang paglalatag ng lahat ng mga advantages at disadvantages ng issue. Palaging may dalawang panig sa bawat barya. Sa pamamagitan ng paglilista sa mga pros at cons ng isang partikular na sitwasyon, kasama ang lahat ng mga epekto nito, ang pangungumbinsi ay hindi na kailangan. Ang mga katotohanan ay magiging sapat na sa paggawa ng isang punto. Isa ito sa mga diskarte ng mga introvert. Ayaw nilang mangumbinsi pero nakafocus sila sa mga katotohanan at halimbawa. At number 9, hindi nila dodominahin ang ibang tao. Sa mga sitwasyon kung saan kailangang gumawa ng mga choices o kailangang ideklara ang mga nanalo, hindi mahalaga na maging taong may malaking impluensya dahil sa presensya. Ang pagiging maimpluensya o dominante ay hindi sukatan ng tagumpay para sa mga introvert. Ang pagkapanalo ay hindi makakamit kapag dinodominate mo ang isang tao. Pero sa subtle na paraan ay nais nilang makaimpluensya sa pamamagitan ng pagkontrol sa sitwasyon at hindi sa tao upang manalo. Gusto nilang bigyan ng pagkakataon ang bawat tao na magtagumpay at hindi maging hadlang. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang halimbawa ay maaari silang maging panalo kahit sino ang manalo o matalo sa isang argumento. May isang bagay na dapat mong isaalang-alang sa bawat oras, at yon ay ang makinig sa iyong puso, ngunit palaging dalhin ang iyong utak. Ikaw, paano mo hinaharap ang mga argumento? Ano ang iyong mga plano at mga strategy? Alam mo ba na hindi nagtitiwala ang mga tahimik sa mga taong may ganitong partikular na ugali? Panoorin mo dito.